Iyo po ang lahat. Saan siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailan pa. Umagin ang daigdigan, lahat ng naroon. Awit ang sangkatawan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ko'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Elias kay Acab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko ang lagunos ng ulan." Samantalang si Acab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng Karmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po kong makitang anuman," wika ng utusan. "Ulitin mo, makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan, "May nakikita po akong kapalad na ulap na pumapailan lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Acab na singkawan ang karuahe at lumusong kagad. Baka siya hindi makaalis dahil sa ulan." Kapag daki nagdilim ang langit sa kapalang ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan,
Sumakay si Akab sa karuahe at tagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karuahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito ang kinalinga. Umuulan ang lupain, tumataba yung lupa. Patuloy na maagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banay na pagulan, ay lumalambot yung lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, nagahari yung galak sa lahat ng kaburulan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Magsitayo po ang lahat. Pag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos." Narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon'y sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kaniyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kaniyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kaniyang kapatid, "Ulol ka," ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo. Iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kaniya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kaniya habang may panahon.
bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kaniya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huling kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay atin pong ginugunita si San Antonio de Padua. Ang mga Pariseo, mga iskriba at mga guro ng batas, kadalasan ang binibigyan nila ng pansin ay kung ano mismo ang sinasabi ng batas o kung minsan ito yung tinatawag nating literal na interpretasyon ng mga batas. Subalit para kay Jesus Nazareno, ang mahalaga sa kanya ay kung ano ang ibig sabihin o yung tinatawag na puso ng batas. Kaya't hindi pagkagalit at pagkamuhi ang itinuturo niya sa atin, kung hindi pagpapatawad at pagkakaunawaan sa isa't isa. Tinuturuan tayo ngayon sa ating ebanghelyo na mahalin natin ang ating mga kapatid gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Sabi ni Jesus Nazareno, kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ka ng loob sa iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong mga handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Bahagi po ng buhay ng tao ang pagkakamali. Sa katunayan nga po, kung ating bibilangin, napakadami na nating pagkakamaling nagawa sa ating tanang buhay. Subalit, hindi dapat magtapos ang lahat sa pagkakamali. Sa tuwing tayo po ay nadadapa, nagkakamali o naliligaw ng landas, ang mahalaga, marunong tayong tumanggap ng ating pagkakamali. Marunong tayong bumangon sa ating pagkadarapa. Marunong tayong magbalik loob. At higit sa lahat, marunong tayong magsimulang muli. Bawat tao may karapatang magbago. Bawat tao may karapatang magbalik loob sa Diyos. Huwag po sana tayong mapako sa ating madilim na nakaraan. Palaging naririyan si Jesus Nazareno upang tayo'y patawarin 24 oras, upang unawain tayo at upang mahalin tayo na walang kondisyon at mahalin tayo na walang hinihinging kapalit. Ang pagpapasensya ng tao laging kulang at kapos. Subalit, ang pangunawa ng Diyos
kailanman hindi mauubos. Ulitin ko po, napakahalaga po nito, ang pagpapasensya ng tao, laging kulang at kapos, subalit ang pangunawa ng Diyos, kailanman hindi mauubos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito, tinuturuan tayong iwasan natin ang anumang puot, inggit at panibugho sa ating mga puso. Matutunan natin ang diwa ng pagpapatawad, pagmamahal at pagtanggap, sapagkat laging pinatatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan kahit gaano pa ito kabigat. Kaya dapat nating gawin ito sa ating kapwa. Ang pagpapatawad sa kapwa nangangahulugang pagiging tapat sa Panginoon. Dahil kung anumang gawin natin sa iba, ginagawa din natin ito sa ating Diyos. Huwag tayong tumingin sa kanilang kabiguan o pagkakamali. Subalit tignan natin ang kabutihan sa kanilang puso. Huwag nating husgahan ang sinuman upang sa gayon huwag tayong managot sa hukuman ng Panginoon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos upang makapaghatid sa sanlibutan ng kaligayahan ng pakikipagkasundo tayong mga nakaranas ng kaniyang pagpapatawad. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maging tunay na sakramento sa sandaigdigan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Iyo, mga taong sumumpang manungkulan para itaguyod ng matuwid ang katarungan at kalayaang pantao, naway hindi magparatang at maghimagsik at sa halip ay kilalanin at supilin ang kasalanan sa kanang sariling mga puso, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa na nagkalayo o naging malayo ang kalooban sa isa't isa, naway matutong magpatawad, umunawa at kalugdang muli ang isa't isa, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Tayo naway hilumin sa ating pagmamataas at maging mapagkumbaba na tanggapin ang ating pagkukulang at pagkakamali para mamuhay tayo ng mapayapa na kapiling ang ating kapwa, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga pumanaw naway mabuhay sa walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama naming nasa langit, ilayo mo kami sa katigasan ng puso at ipaabaya mo na lagi kaming maging handang lumapit sa pakikipagkasundo at hilumin ang anumang uri ng pagkahiwa-hiwalay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat.
alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunain ang iyong buhay na iialay nang tayo'y mag-iwang ng sam-sam bayan na. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming mga gumaganap sa paghahain ito ay puspusinawa ng kaloob ng Espiritu Santo, ng kaliwanagan, ng pananampalatayang lubusang sumikap kay San Antonio para ang kadakilaan mo ay mahayag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay
na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. My hope, my strength, you guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord, I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. I need a grace to your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcements, Binyagang Bayan 2024. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong magmensahe o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa Martes, June 18, 2024. Parish Fiesta 2024. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng ating Misa Nobenaryo para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ito po ay magsisimula June 15 hanggang June 23 sa ganap na 12:15 ng tanghali, at magsisimula ang pagdarasal ng nobena sa ganap na 11:45 ng umaga, June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na yon ay katulad ng Linggo. Ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 11:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na ang mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa 3 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at maringal na prosesyon ay sa ganap na 4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan.
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pag-aayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagbubunsod ng parangal ni San Antonio upang mamalagi nawang tumatanaw ng utang na loob sa kinamtan naming iyong mga idinulot sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan sa gisag na aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, linarahan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalaan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalaan ka namin. Nuestro Padre Nazareno, inuwalaan ka namin.